Sa mga balitang mayroong pag-asa, libu-libong kopya ng mga libro at babasahin ipinamahagi ng mga Adventista sa iba't ibang bahagi sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa pakikisangkot sa gawain ng Hope Impact 2022. 27 trainee sa distrito ng Bansud itinalaga bilang ganap na mga master guide sa idinaos na investiture ceremony. North Philippine Union Conference pinangunahan ng Adventist Layman Services and Industries o ASI Orientation and Business Discussion sa Lakeview Seventh-day Adventist Church. Bible and Health Seminar isinagawa ng mga Adventistang kababaihan sa South Occidental Mindoro 1. Mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission masayang naging bahagi ng Level 1 Shepherdess Personal Development Seminar. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa pakikiisa at pakikibahagi sa Hope Impact 2022. Mahigit 800 mga Adventista sa distrito ng Metro Batangas ang dumalo sa Sabat program na idinaos sa provincial capital ng probinsya. Sila ay nagtipon upang maglingkod at makisangkot sa Hope Impact 2022. Doon ay mahigit 3,000 mga babasahin ang kanilang ipinamahagi sa mga tao at kabilang sa mga nakatanggap ng libro ay ang mismong gobernador ng Batangas. Ang masaya nilang paglilingkod, balitang hatid ni Norin Hernandez. Hope Impact 2022, matagumpay na naisagawa sa Batangas City. Noong nakaraang October 15, 2022, araw ng Sabat, ay idinaos sa Dream Zone Capitolio, Batangas City, ang Hope Impact 2022 sa distrito ng Metro Batangas na dinaluhan ng nasa 800 kaanib ng iglesia sa pangunguna ni Pastor Presco Estrada, District Pastor ng Metro Batangas. Naging tagapagsalita dito ang dating District Pastor ng Metro Batangas at ngayon Publishing Director na si Pastor Joel Romero. Naging panauhing pandangal naman sa nasabing aktibidad ang walang iba kundi ang ama ng lalawigan ng Batangas na si Gobernador Hermilando Dodo Mandanas. Nagbigay ng kaunting mensahe ang Gobernador at masaya pang nakipagdaupang palad sa mga kapatid. Ang Governor din ang naging pinakaunang napaglingkuran ng Hope Impact 2022 matapos bigyan ng isang aklat ni Pastor Joel Romero. Naging kabahagi din sa pagtitipon ang ating Sabbath School at Personal Ministries Director na si Pastor Santos Eranista at District Pastor na si Pastor Presco Estrada. Sa kabuuan ay nasa mahigit 3,300 na libro ang ipinagdasal at masayang pinamigay ng mga kapatid mula sa buong distrito ng Metro Batangas. Ang buong programa ay nai-livestream sa social media account ng Batangas City Seventh-day Adventist Church at AWR Metro Batangas. Ang Hope Impact ay ang malawakang pamimigay ng pag-asa sa pamamagitan ng mga libro at babasahin na ipinamamahagi sa iba't ibang lugar maging sa mga kalye at tahanan. Una itong ginawa sa lungsod ng Batangas noong taong 2010. Hope Impact 2022! I will go! Hope Impact 2022! I will go! Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa, mula dito sa Metro Batangas District, ako si Norin Hernandez para sa Hope Today, NPUC News. Ikinatuwa at sinuportahan ng pamuno ang bayan sa katauhan ng kanilang mayor ang Hope Impact Book Distribution ng mga Adventista sa Lokban, Quezon. Mahigit 200 mga Adventista mula sa 4 na simbahan at 2 company church ng Banahaw View District ang masayang nakisangkot sa gawaing ito. Ang kabuang balita, hatid ni RG Buelia.
Ang Banahaw District ng Seventh-day Adventist ay nakikiisa sa pambuong mundong gawain ang Hope Impact. Na ang pinakapangunahing layunin nito ay maibahagi ang ating Book of the Year at upang makapagbigay din ng pag-asa sa mga mamamayan ng Lukban, Quezon. Ang programa ay nagpasimula sa mga makalangit na awitin na ibinahagi ng Eustress Chords na binubuo ng mga kababaihan at papuring awit ng mga kabataan. Opisyal na pinasimulan ang gawain ni Pastor Romel Bautista, District Pastor ng Banahaw, at Brother Cleto Nantes, tagapangulo ng Personal Ministry. 4 na iglesia at 2 company church ang bumuo ng puwersa sa pamamahagi ng aklat. Saksi rito ang iginagalang na punong bayan ng Lukban si Ginoong Mayor Agustin Tenten Villaverde at ang Pangulo ng South Central Luzon Conference, Pastor Jasper Flores. Sa totoo po ay napakalaking tulong o napakalaking bagay po para po sa spiritual na sa atin. At napakalaking bagay po na ginagawa natin ito para po may pahatid natin sa ating mga kababayan kung ano man ang ating mga layunin. At basta po maraming salamat po at sumusuporta po sa inyo. Maraming salamat. Bago Mayo ang mga kapatiran ay ipinalangin ni Pastor Flores ang punong bayan at ang mga makatatanggap ng mga aklat na ito. Dito po sa Lukban ay lumabas ang mga mahigit 200 na mga kapatid natin na nakasuot ng kanilang t-shirt na mayroong Hope Impact at nasa likod ay nakasulat, I am a messenger, send me, I will go. Kaya sa ngalan po ng ating tanggapan sa South Central Luzon Conference, nagpapasalamat po kami sa pangasiwaan ng Lukban. Napakaganda na programang ito at ako'y natutuwa na kahit matanda, bata ay nakikisangkot. Ito naman ang ating pinakalayunin, ang total member involvement. At nawa, ang bawat isa ay nakinabang sa ganitong mga programa. Maraming salamat. Humigit 2,000 mga aklat na may pamagat na ang huling pag-asa ang sama-samang ibinahagi ng 300 kapatiran ng distrito. Ang matagumpay na pamamahagi ay tunay na naging pagpapala sa bawat taong tumanggap ng mga nasabing aklat. Sama-sama tayong humayo at makibahagi sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Sa hanipwersang naglingkod at nakibahagi sa Hope Impact 2022 ang mga Adventista mula sa 2 distrito ng Central Occidental Mindoro noong Sabado, October 15. Magkakasama nilang inikot ang bayan ng Sablayan sa pamamahagi ng mga libreng babasahin kabilang ang Final Hope. Nagbabalita si Nen Albino. Idinaos na magkasama ng 2 distrito na nasasakupan ng Central Occidental Mindoro ang Hope Impact 2022 sa Grand Astrodome, Bayan ng Sablayan, probinsya ng Occidental Mindoro, nitong 15 ng Oktubre taong kasalukuyan. Hindi naging hadlang ang maulang panahon sa pagbabahagi ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos dahil sama-samang naglibot ang mga kapatiran sa Bayan ng Sablayan umaga pa lamang upang magbahagi ng mga aklat sa mga kabahayan na kanilang nadadaanan. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mga local churches na nagmula sa 2 distrito at mga district pastors nito. Ang mga nagkakaisang distrito sa gitnang Kanlurang Mindoro ang naging kasangkapan ng Panginoon sa pangangaral para sa pandaigdigang programa. I am a messenger. Send me, I will go. Ang sentrong tema ng pandaigdigang pagdaraos ng Hope Impact ngayong taon. Layunin ng nasabing programa ay makapagbahagi ng pag-asa sa mga taong di pa nakakarinig ng katotohanan tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng mga naka-imprintang babasahin na nagiging instrumento sa paghatid ng dakilang pag-asa. Ang layunin po ay may pagbigay po natin ang atin pong mga babasahin para malaman po ng mga tao sa huling kapanahonan ang pag-ibig ng Diyos na magdala po sa kanila ng pag-asa. Kaya nga ang mga kapatid ay napakasaya na makisangkot dito sa programang itong napakahalaga sa magitan ng mga aklat na ito ang kanyang mga salita para sa pag-akay ng mga kaluluwa sa pagdating natin, Panginoon. Dakong alas 10:30 ay nagtapos ang isinagawang aktibidad na pamamahagi ng mga aklat.
ang mga kapatiran ay dumako sa sagradong ikalawang serbisyo sa ating mahal na Panginoon. Nagkaroon ng konserto pagsapit ng hapon bilang handog papuri sa ating Panginoon. Pawang mga makalangit na awitan ang siyang maririnig. Mga mga-awit mula sa dalawang distrito ang nagpamalas ng talentong regalo ng Panginoon. Ating ipinapakita sa taong ito sa pamamagitan ng mga printed magazine at sa mga babasahin na ating ipinamigay. Ito ay isang malaking pagpapala sa lahat ng mga nakisangkot. Ang pagpapahayag ng dakilang pag-asa ay iilan lamang sa mga isinasagawa ng Iglesia Adventista. Nararapat lamang na makisangkot ang bawat isa para sa ikatatapos ng ministeryo ng ating Panginoon. Mula rito sa Sablayan Occidental, Mindoro, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Nen Albino para sa Hope Today NPUC News. Mahigit 1,400 kopya ng librong The Final Hope o Ang Huling Pag-asa ang ipinamahagi ng mga kabataan mula sa Calamian A District sa kanilang pakikisangkot sa Hope Impact 2022. Ang book distribution ay kanilang isinagawa sa dalawang magkahiwalay na barangay sa bayan ng Coron, Palawan, si Catherine Ilucat para sa Kabuuang Balita. Hope Impact 2022. Kasalukuyan po tayong naririto sa lugar ng Barangay San Jose, Coron, Palawan, na kung saan nagaganap ang pamamahagi ng mga aklat ng ating mga masisigasig na mga kabataan ng Calamian A District. I will go with my books! Ang taunang programa ng pamamahagi ng mga aklat ay dinaluhan ng 53 mga kabataan kasama ang pagsuporta ng ilang mga magulang. May 1,440 na mga aklat ang inilaan upang ipamahagi sa komunidad sa araw na ito. Ang nasabing gawain ay nahati sa dalawang grupo. Ang isa ay sa Barangay Buluwang na dinaluhan ng mga kapatiran na galing sa bayan ng Buswanga. Ang isa naman ay dito sa Barangay San Jose na kung saan ang mga namahagi ay ang mga kabataan mula sa bayan ng Coron. Kaya ako sumama dito sa Hope Impact dahil gusto kong maranasan yung kung paano mag-approach sa mga tao at gusto ko rin ma-share sa kanila yung mga nalalaman ko. So yung experience ko kanina is masaya dahil marami kaming natulungang mga tao na kahit sa simpleng books lang na yon, at least para silang nabuhayan doon. At marami rin nagpasalamat sa amin kasi nadalaw namin sila. So ayun, thankful kami na naging ilaw kami para sa kanila. Sa araw na ito, naging matagumpay na idinaos ang nasabing programa na naghatid ng kagalakan doon sa mga kabataang nakisangkot sa pamamahagi ng aklat at pananalangin sa bawat tahanan na nakanilang napuntahan. Masaya ako na ako po ay nakasama sa Hope Impact. Kami po ay namahagi ng mga aklat at nagbibigay ng mga awitin. Pagkatapos po ay kami po ay naghahandog sa kanila ng mga panalangin. Isang kagalakan at kasiyahan na ako'y naging kabilang o kabahagi ng ating gawaing Hope Impact na kung saan sa pamamagitan ng pamahagi natin ng mga aklat, nabibigyan natin pag-asa ang bawat tahanan, bawat taong ating napaabutan nito. Na sa kabila ng malaking problema ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, nandiyan ang ating Panginoon na patuloy na tumutulong sa bawat isa. Ang Hope Impact na ito ay nangyari sapagkat tumanggap tayo ng libreng mga aklat mula sa pamunuan ng Palawan Mission at sinuportahan ito ng ating distrito kaya naging matagumpay ang gawain ng Panginoon. May kasabihan na kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Umaasa ang lahat na ang kanilang tinanim ay magbubunga balang araw ng mas malaking pag-asa at maihanda ang marami sa pagsalubong sa pagdating ng ating dakilang pag-asa. Mula rito sa Barangay San Jose, Coron, Palawan, ako si Catherine Ilucat. Hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. May pagkakaisang nakibahagi ang mga miyembro ng Liliu Fernandez Seventh-day Adventist Church sa gawain para sa Hope Impact 2022. Magkakasama at masaya ang mga bata at matanda sa pagbabahay-bahay at pamimigay ng mga libro at pananalangin sa mga barangay ng Muhod at Kalumpang, Liliu, Laguna. Ang kanilang naging paglilingkod tunghayan sa balita ni John Kurt Arbesu.
Masigla at sama-samang nakiisa ang Lilio Fernandez SDA Church sa pamimigay ng mga libro at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Hope Impact 2022 na ang dala ay pag-asa ang nilalaman ng bawat aklat na ipinamigay sa Barangay Mohon at Kalumpang Lilio Laguna ng mga miyembro katulong ang mga kabataan sa pagbabahagi at pagbabahay-bahay. Sa pagkakaroon ng ganitong mga gawain, ay mabilis nating naipagkakalat ang mabuting pabalita ng Panginoon sa mga taong naghihintay at naghahanap ng liwanag sa kanilang mga buhay. Amin pong naranasan ay napakaganda sapagkat ang mga magkakapatid ay nagkasama-sama na nagkaroon ng mga pagkakataon na naipabahagi ang mga aklat na pagbasahin sa mga tao sa barangay ng Mohon at Kalumpang. Kaya po kami ay nagkaroon ng mga panibagong experience na kung paanong ipahayag ang pabalita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aklat na babasahin ito na pamagat ang huling pag-asa. Salamat na tumunong tayo sa kapahiran at matan at tumunong sa pamimigay sa maraming tao. Ang na-experience ko bilang kabataan ay nabigyan namin ng mga tao ng mga babasahin tungkol sa ating Panginoon. Kami po ay nasasayan dahil po kami po ay nagsama-sama at nagtulungan sa pamamigay po ng babasahin. Kaya kami ay nagkakaisa at gumagawa at sumusulong upang ipahayag ang mabuting balitang ito ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At nawa po sa aming mga kasing ito ay aming inaasahan na ang patnubay ng Holy Spirit ay igawad upang ang mga tao na makatanggap ay maihatid din naman sa paanan ng Panginoon. Patuloy na makiisa sa mga gawain ng Panginoon at humayo na magkakasama para ipahatid ang mabuting balita habang tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating. Layon yung maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako si John Gert Arbesu, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. 27 mga bagong master guide ang itinalaga sa investiture ceremony na idinaos ng Bansud District kasabay ng kanilang fellowship. Sila ngayon ay ganap ng mga master guide matapos isang taong pagsasanay. Tunghayan ang pagunlad ng Pathfinder Ministry sa Bansud, Oriental Mindoro sa balita ni Ralph De Villa. Ang pagiging master guide ng isa sa pinakamataas na iginagawad sa mga Adventista bilang mga leader. Matapos ang humigit kumulang isang taong pagsasanay at pagharap sa iba't ibang gawaing kaakibat ng master guide curriculum, sa araw na ito ay dinaos ang investiture ceremony ng 27 master guide trainees dito sa Bansud Gymnasium, Bansud Oriental, Mindoro. Ang investiture ceremony ay dinaluhan hindi lamang ng mga kabataan kundi pati ng mga matatandang nais ipagamit ang kanilang mga talento sa Panginoon sa pamamagitan ng Master Guide Ministry. Ang seremonya ay pinangunahan ng mga kasalukuyang Master Guide sa distrito ng Bansud, gayon din ang kasalukuyang District Pastor, Master Guide Pastor Renato Liberato. Sa temang I Will Go, Take Boundless Challenges for Christ, nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa ang mensahe ng kasalukuyang Youth Director ng South Central Luzon Conference, Master Guide Pastor Zaldi Estrada. Unay na tayong lahat ay may bahagi sa gawain ng ating Panginoon, kung kaya't patuloy tayong humayo kasama ang ating Panginoon. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Ralph De Villa para sa Hope Today, NPUC News. Idinaos ng South Central Luzon Conference ang Adventist Layman Services and Industries o ASI Orientation and Business Discussion sa Lakeview Seventh-day Adventist Church, San Pablo, Laguna. Ito ay sinuportahan ng North Philippine Conference at dinaluhan ng mga Adventist business owners and professionals sa nasabing probinsya. Alamin ang mahalagang layunin ng pagtitipon sa balita ni Neil Joseph Ramos. Ikaw man ay isang professional, isang negosyante o manggagawa ng iglesia, ito ang natatamang panahon upang magkaroon ng pakipag-ugnayan, pakikipagkaisa upang matugunan at ikilalago ng gawain hindi lang sa iglesia kundi pati na rin sa negosyo o trabaho.
Ang orientation ng Adventist Layman Service and Industries Laguna Chapter ay ginaganap sa Lakeview Seventh-day Adventist Church, San Lucas II, San Pablo City, Laguna, na may temang Sharing Christ in the Marketplace. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang iglesia na Laguna. Sila ay hinikayat na isulong ang pagtatayo at pagpapatakbo ng mga negosyo, institusyon ng mga profesional na tanggapan ng pagmamayari ng mga Adventista at gumagawa bilang pagsuporta sa iglesia sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa kanilang mga trabaho ayon sa kanilang kakayahan at pagkakataong paglilingkod. Okay, bilang isang Seventh-day Adventist businessman, businesswoman, I think magiging mas effective tayo if we will going to apply our own Christian belief, especially our principle. So, and dapat ang makikita sa atin ay yung ating Christian way of dealing with our businesses. At the same time, yung how we talk to people. So, paano makikita sa atin yung Christian lifestyle sa marketplace, yung pananalita natin, yung pakikipag-deal natin sa businesses, and yung pagiging faithful natin sa yung pinaka-flagship natin, which is the Sabbath day. So, yun lang po. And thank you so much. Ang mga lektura na ibinahagi ni Dr. Joan Esplores, NPUCA ASI Vice President, ibinahagi niya ang kahalagahan ng pag-iisang miyembro ng ASI sa marketplace. Nagkaroon din ng pagtatanghal ng mga produkto at serbisyo sa mga booths na naging inspirasyon ng bawat isang dumalo upang makasangkot sa ganitong gawain. Nais po nating paunlarin ang association na ito ng mga businessmen and professionals. Dito nabubuo ang napagandang pagpapanukala ng mga proyekto na suportahan ang gawain ng Panginoon. Kaya ang ating team ay bringing Christ into the workplace. So, i-share natin si Christ sa ating mga workplace, sa ating mga paghahanap buhay, sa ating mga negosyo, dapat nating madala ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating, siyempre, ng ating mga services. Ang orientation at business discussion na ito ay lalo makapagpatibay ng layunin ng Panginoon na mas marami pang mapadalhan ang pabalita ng kaligtasan sa pamamagitan ng lahat ng miyembro ng ASI na gumagawa para may bahagi si Kristo sa marketplace. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa San Pablo City, Laguna. Ako po si Nil Joseph Dorado Ramos, nag-uulat ng mainit na balita para sa Hope Today, NPUC News. 12 gabing pangangaral o Health and Family Seminar ang pinangunahan ng mga Adventistang kababaihan ng South Occidental Mindoroan District. Ito ay kanilang isinagawa sa Purok Artemio, Barangay Bubog, San Jose, Occidental Mindoro, kung saan ay umakay sa mga tao sa paanan ng Diyos at magpabautismo. Ang balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Ang distrito ng South Occidental Mindoroan ay nagsagawa ng isang Family and Health Seminar sa Purok Artemio, Barangay Bubog, San Jose, Occidental Mindoro. Ito ay sa pangunguna ng mga masisipag at nagkakaisang mga kababaihan ng distrito. Ito rin ay nagresulta ng 11 kaluluwang tumanggap sa ating Panginoon. Ang aktibidad na ito ay tinalaga at ipinanalangin sa ating Panginoon bilang paghahanda sa mga mangunguna at nakikisangkot. Puno naman ng pananabik ang mga kababaihan sa isinagawang pangangaral na ito. Ang ginawa po naming preparation doon sa Sitio Artemia, Bubog, ang mga women ay nag-survey, tapos nagbahay-bahay. At bawat bahay na pinuntahan ay ipinag-pray. Tumagal ng 12 gabi ang pangangaral na ito na dinaluhan naman na mahigit kumulang 50 kasama ang mga former rebels at ating mga kasundaluhan. Sa kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos, 11 kaluluwa ang nagpasyang kilalanin ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Yung hindi ko po makakalimutan na turo nila sa akin is yung tungkol po sa pamilya, pagmamahal po, tapos yung mahalin mo yung kaaway mo. Tsaka po isa po doon yung tungkol po sa pamilya talaga. Kasi po yung time natin na sinabi po sa amin yun at narinig ko. Doon po kasi yung time na may problema kami ng family ko. Tapos narealize ko po lahat yun. Kaya doon po kami nag-ayos-ayos nila mama at papa. Pinangunahan naman ni Ma'am Donna Salibio at Ma'am Mary Del Santos kasama ang bawat kababaihan ng distrito ang isinagawang aktibidad. Dahil na rin sa pagkakaisa at pagtutulong-tulong, ang aktibidad na ito ay naging matagumpay at naging kasiyahan sa bawat isa.
Gusto ko pong sabihin ang nakita kong kahalagahan ng pangangaral na ginawa ng Women Ministry sa Artemia Bubog. Nakita ko na sa pamamagitan ng ginawang united effort ng mga kababaihan ng distrito ay nagkaroon ng pag-asa yung mga tao. Tuwang-tuwa sila sa grupo ng mga Seventh-day Adventist kasi pinahalagahan sila. Nag-effort, nag-sacrifice ang grupong ito para sila ay mapadalhan ng balita. Sa pamamagitan nito, nagkaroon sila ng pag-asa. Nagkaroon sila ng panibagong pananaw. At isa pang nakakatuwa ay dahil nandun yung presence ng mga kapulisan at saka yung mga FR, sila rin ay naging mga listeners. Nakita rin namin yung sinseridad nila sa pakikinig. Napahalagahan din talaga nila yung ginawang pangangaral. Layo na yung magatid ng balitang Mayroong Pag-asa. Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Shepherdess Personal Development Seminar Level 1 ang 19 na asawa ng pastor sa Southern Luzon Mission. Ang seminar ay bahagi ng Ministerial Spouses Continuing Education Program ng nasabing misyon na naglalayong pagyamanin at patuloy na pasiglahin ang paglilingkod ng mga asawa ng mga pastor. Ang iba pang detalye, balitang hatid ni Dominic Bareha. Ministerial Spouses Continuing Education ang naging tema ng naganap na Shepherdess Personal Development Level 1 Seminar na isinagawa sa compound ng Southern Luzon Mission, dinaluhan ng 19 ng mga asawa ng pastor ng buong Southern Luzon Mission. Nag-umpisa ang programa gabi ng Miyerkules, October 14, kung saan ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission Executive Secretary Pastor Renante Barrera bilang keynote speaker at sinimula ng unang topiko patungkol sa Enriching Your Walk with God na pinangunahan ng SLM Women's Director Ms. Salve Betito. Sabado naman nang pinagpatuloy ang mga topiko na patungkol sa Shepherdess and Self-Esteem at Advancing Her Level of Education na pinangunahan ng SLM Ministerial Spouses Association President Mrs. Dolly Franche, Prayer in the Lives of Women ng SLM MSA Coordinator Mrs. Elsa Itosis at Shepherdess as a Disciple of Jesus ng former Women's Ministries Director Mrs. Edena Lumbao, How to Study the Bible naman ng SLM President Pastor Joven Itosis. Napuno ng kaalaman ang bawat naroon at masayang nag-aral ng patungkol sa Biblia kung paano gawin ang mas maayos at klarado ang pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Tunay na nabiyayaan ang aming ginawang training sa 2 araw. Natutuwa ako sapagkat napakaraming mga bagay na inibahagi sa amin ang aming mga tagapagsalita na tunay na makakatulong upang kami ay patuloy na maging masigasig sa paglilingkod kasama ng aming mga asawa. Tunay po na napakalaking biyaya ito sa akin bilang isang asawa ng magagawa sapagkat pagkaminsan ay napakaraming mga pagsubok na pagkaminsan ay mahirap lampasan. Pero sa pamamagitan ng aming mga napakinggan, ako po ay na-refresh na God is in control of everything. Layunin ang pagtitipon na ito na mas matuto pa ang mga ministerial spouses sa gawain ng Panginoon katulong ng kanilang mga asawa. Gamitin at paunlarin pa nila ang anumang ipinagkaloob ng Diyos na talento at kaalaman at panahon upang madami pa ang makaalam ng mga salita ng Panginoon. Mula sa Southern Luzon Mission, nag-atid ng mga balitang may pag-asa. Ako po si Dominic Bareha, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines.
Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang masayang paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado 9:30 ng umaga sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.